Nandito ulit kami ni Ayon sa Kagubatan at may nabalitaan na naman ako. Si Ayon to yung nakadiskobre at ito ay itinuro lang rin sa kanya ng kanyang pinsan ba? Ng kanyang pinsan at pinuntahan nila. So medyo nagkaroon ako ng interest dahil ang sabi, ito daw pong bukal na ito ay pinamamahayan ng iba't ibang mga nilalang. So magtatabi-tabi lang tayo dahil ang sabi nila ito ay sobrang maingkanto ang lugar na to. Kung sa Bisaya ay mariit, yun ang sabi kanina, napakariit na lugar na to, kaya kailangan ay magpasintabi dahil karadalasan daw po sa mga pupunta dito ay nilalagnat or nagkakasakit. So ayun, tayo naman ay mayroong pangontra, o diba? So isa pa sa mga nakaagaw ng interest sa akin kanina habang kinukwento ni Ayon ay mayroon daw mga nagbabantay dito na igat. So pag sinabing nagbabantay na igat, parang ito yung napanood ko sa Kapuso Mo, Jessica Soho. At titingnan natin kung ano ba yung mayroon sa lugar na to. At dito din, pinagmumulan ng tubig. Tubig na iniinom, pinanlalaba ng mga residente dyan po sa ibaba. At mamaya, mayroong ikukwento si Ayon tungkol sa bukal na ito. Ano ba to yun? Ilog o bukal? Pero palagay ko ilog, kaya lang natuyuan siya ngayon. So sasanta lang namin yung ilog. Kamote. Dati to dito ay malakas yung tubig. Kaya lang ngayon, kahit pa paminsan-minsan na umuulan, pero tag-init pa rin. Kaya medyo natutuyuan pa rin yung sapa na ito o ilog. Habang dito, habang papasok kami kanina, daw ayaw tumuloy ng pinsan ko. Bakit daw? Natatakot kasi nga siya. Ba't siya natatakot? Dahil marit nga daw kasi. Saka minsan lang daw dito may pumupunta. Oo. Ano yun yun? Bago tayo pumunta doon sa loob, kasi parang natatanaw ko na eh. Bago tayo pumunta doon, ano yung kinakwento mo kanina? Ano yun? Yung tracking? Ah, ikwento mo sa mga tagapanood natin. Sabi ng pinsan ko kanina, hindi pa yan ganyan ka-lit yung butas. Malaki daw yung butas na yun dati. Tapos, may tatlong tao na naglakas loob na sisirin yung ano niya, yung loob kung saan daw nagmumula. Yung ilalim ng tubig. Yung ilalim ng bukal na yan. So sinisid. Yun daw ay hindi na nakabalik yung dalawa. Yung isa na lang ang nakabalik, tapos hindi nila makausap, hindi nila matanong kung anong nangyari, kung nasaan yung kasama niya. So yun. Kaya sinabi na nito na mariit itong lugar na to. Kumukuha ng buhay ng tao. Taga saan yung tao na yun na sumisid? Sabi ng pinsan ko, stranded lang daw dyan. Parang maliligo lang baga sila. Tapos yun, nagkayaan siguro na sisira nila yung loob. So yun, hindi nila alam na mariit nga itong lugar na to. Hanggang sa yun, hindi na sila nakabalik. So ayun, habang kinikwento ni Ayon ay kinikilabutan ako. Titingnan muna natin yung paligid po. Ayan yung paligid niya. Ayan. So ngayon, may dinadandahan ko lang yung pag-video para hindi magreklamo yung ating mga tagapanood na iba. At sabi pa ng pinsan ko, nung ano daw, nagbagyo dito, parang dagat. Kasi bumubulwak yung tubig dyan, umaalon. Parang ano nga, dagat siya, umaalon. Oo. Kasi lakas daw ng bulwak ng tubig dyan eh. So imagine, tubig tabang pero umaalon. So huwag kayo mag-alala mga kaibigan, sa buwan po ng August, ngayon po ay July, August, tag-ulan po yun, babalikan po natin to.
para ma-confirm po natin na umaalon po talaga at bumubulwak yung tubig. Pero bago yan, ay puntahan na natin. Parang yung mga ibon may mga sinasabi, no? Pero kanina wala. Tahimik lang sila. Tahimik sila kanina. Ganun siguro tahimik lang sa umpisa. Parang ito agad ako unang na-amaze. Parang kaibang ano ng lugar na to. So, may mga shape yung mga bato. You know, para siyang altar. Uh-huh. Ito po yung tinatawag nilang lawit dila. Ayan. So kaya ayan o. Oh. Ikakaiba no. So, yan po sinasabi nilang lawit dila. Nung una daw po yan, ay parang dila talaga. Eto. So, yun naman parang malaking itlog. Baka itlog to ng mga dinosaur. Huh? Oh, na? Itlog eh, no? Parang mga fossil. Parang naging bato na. Oo. So, ito po. Ngayon kasi medyo hindi na masyado. Ayan, pero parang dila. Kaya tinawag doon na lawit dila. Ayan. Ito ba ang shape ng mga bato dito? Oo. Oh. Oh, para siyang baga? Ay, oo. Ayan na. Tabi-tabi po. Nagbablard kanina. Parang ayaw tayong patuloyin. May titingnan lang po kami. Hindi po kami manggugulo. Yung mga bato po, tingnan nyo po. Ayan. Parang kakaiba. Tsaka gubat na gubat pa, no? Malinis na nga daw ito. Kaya nga. Sa umpisa ko kanina, malinis na nga daw ito. Hindi tulad noon na talaga hindi ka makakadaan. Noon gubat talaga? Anong mga kahoy kaya ito? Huh? Ang daming mga binhi ng kahoy. Mahilig po kasi kami magtanim-tanim. Comment po kayo kung anong kahoy ito para maitanim din po namin. So, eto na. Nandito na tayo. Tabi-tabi po. So, dun pa lang sa taas, mayroon tayong makikita ang kahoy na natumba, nakahiga. Medyo madulas na yung bato. Ayan yung paligid niya. Saka sabi ko kanina sa pinsan ko, hinukay. Oo. Yun ang unang nakita ko dito, hinukay. Pero sabi niya hindi. Yeah. Sadya yan. Tunay. Oo, tunay. So, sobrang lakas ng bulwak ng tubig pa labas. Yun. Naging ano siya? Naging parang hagdan. So ito na po. Ipapakita na po natin sa inyo. Ay, oo nga. Tabi-tabi po. Kuweba to? Hindi. Ay, oo. Ano siya? Talagang bukal. Yan daw ay malaki daw dati yan, yung butas. So, dito po sila kumukuha ng tubig. Paano nakakakyat? Ano? Makina. Makina? Hmm. Grabe no. Unahin muna natin yan po yung mga bato niya ay parang may mga ibig sabihin no, parang may mga shape oh. Shape yun know. Okay, ibo you know? Hmm? No? Kaya nga dami mga ibo na maraming mga gumagalaw-galaw sa itaas namin. So, titingnan natin. Kanina ba yan na plastletan nga? Hmm, na plastletan ko to kanina. Yun, may nakita kong... So, silipin lang po natin yung ilalim yan. Ano? Huwag ko lang kung narinig yung sabi niya. Ganun. Sa ilalim. Kasi dito daw po, may mga malalaking igat. Ayo.
So yun oh. Center mo dyan sa gitna yan. So ito po ay kuweba na mayroon pong tubig at dyan po sila kumukuha ng tubig. So ang sabi, may mga kwento-kwento na may mga pumasok daw po dyan, tatlo, at yung isa po ay hindi na nakalabas. Ayon po sa mga kwento. So ibig sabihin, pag pinasok mo yung loob niyan, ay merong mga kuweba pa sa ilalim, no? Mm, nga lang, iwas ka lang. Kasi marami ang mga lagusan eh. Ay, yung mga bato, puro yan, may mga ibig sabihin. Yun, yun o. Ano yan? Yun o, marker. Katakot lang yung mga gilid nito. So yun po. Parang di po ako komportable dahil marami po akong narinig na mga iba't ibang ingay. Pero nakaka-amaze talaga yung mga bato. Yun po parang pinagpatong-patong na banga, no? Ano? Hindi kaya pinagkunan to dito ng treasure? Parang. Yun lang. Huh? Yun nga yung unang tingin ko dito. Diba? Sa tingin ko po parang hinukayan siya. Kaya lang, kung hinukayan, wala ka namang makikita dito na tambak ng mga lupa. So, malamang talaga, kaya nagkaroon ng ganyan dahil bumubuluwak po yung tubig, nagpo-flow po siya na sobrang lakas. Kaya nga sa August, ay aalamin natin, babalikan po natin to, upang nang sa ganun, malaman natin kung gaano nga ba katotoo na nagkakaroon ng alon dito sa gitna ng gubat. Parang dagat daw po siya eh, na umaalon. Ito ano to? Ba't may mga tambotso dito ng motor? Tingnan mo. Ano? Kung ano? Ay! Tambotso nga. Yung isa na yan, malapad na yan. Yan. Yan yung sinandalan niya. Bato? Ay! Ano pala siya naman ako? Huwag mong galamin. Bakal? Ay! May mga... Ano? Tambotso nga? Parang hindi man tambotso. Para siyang... Inuman. Oo. Inuman dati. Parang inuman ng mga hapon. Ay, oo. You know? So yun po, parang sinaunang gamit. Ay, hindi lang pwede namin galawin, baka delikado. Picture mo lang yun. Tapos ito. Yun o. Talagang yung mga bato niya ay bilog-bilog at saka parang mga banga. Tabi-tabi po. Ano mga puno kaya ito, no? Sobrang dami oh. Yan. Siguro ang daming mga treasure to dito nung una. Yun, naging bato mo. Hmm. Parang siyang ano yun? Astig. Ano ang bato? Ha? O yun o, no? Parang bahay-bahayan. Oo. Ay. May butas. Butas? Parang siyang pinakpan lang o. Oo nga. Ay oo.
Sino parang tinakpan siya ng bato, may butas. Pero hindi po namin pwedeng galawin yan. Pasensya na po sa mga magsasabi na bakit di natin binuksan kasi napaka misteryoso po ng lugar na to. Ito talaga ako namangha. Yun o. Parang mga itlog or boobs ng babae. Puwet. Oo. Ito. Yan. Parang mga anak. Tapos yung dila, lumawit talaga. Para siyang June. Ah. Para siyang June. 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 Ah. Hanggang ano? Ito po. Kayo na po yung humusga kung ano yung nakikita ninyo. Ayan o. Grabe no. May dalawang parang itlog sa baba. At saka itong bato na ito ay ayun, tuwid na tuwid pataas. Dito pa lang may mga ibig sabihin to. Kung sa mga mahilig sa treasure, mga sign to. Sa iba naman, ay talagang may something. Ayan po, maraming salamat nga pala sa walang sawang tumatangkilik sa Mindoro by Norse TV YouTube channel. Dahil mayroon po tayong isang video na umabot na po ng 1 million views. Sana po yung iba nating mga video ay panoorin nyo pa po para mas lalong tumaas din yung mga views. Kasi nung nakaraan po ay nakaranas po ng crisis ang Mindoro by Norse TV. Hanggang ngayon naman, sa totoo lang, hirap po kami sa financial. Dahil ang akala ng iba, mayroon pong mga nag-i-sponsor sa amin. Sa totoo lang po talaga ay madalang. Or ngayon, mga panahon ito talagang as in wala. So mayroon pong mga nagbibigay sa mga tinutulungan natin pero mataas na rin po ang 1,000 piso. Kasi kapag ang content po namin ay charity vlog o yung pagtulong, napakababa po ng views. Kaya dahil doon, wala din po kaming kita. So nung nakaraan, nagka-problema po yung ating YouTube channel. Kaya nag-usap-usap po kami. Si Ayon ay nagdesisyon na papasok na lang bilang sundalo. So si Mark Lloyd naman ay tutuloy niya na lang yung kanyang pag-aaral. At ako naman ay babalik na lang po ako sana sa Manila. Pero dahil po siguro sa mga dasal nyo, kaya eto patuloy po kami na nagbibigay saya at patuloy na tumutuklas ng mga kakaiba at magagandang mga lugar at na ating ipinapalabas dito po sa ating pong YouTube channel, Mindoro by Norse TV YouTube channel. At maraming salamat din dahil pinupuntahan nyo po ang inyong Mindoro by Norse TV FB page. At sa mga nagpapadala ng star, sa mga nagpapadala ng support, thanks. Maraming salamat po sa inyong lahat. So kahit po humaharap po kami ngayon sa crisis, ay patuloy kami ni Ayon at ni Mark Lloyd at ang buong team ng Mindoro by Norse TV YouTube channel. Sa totoo lang po, ang hindi po alam ng karamihan ay 2 buwan po kami na medyo hindi maganda yung financial status namin. Kung nakikita man ng iba na palagi kami nga tumutulong, yun po ay ipinangungutang lang namin para makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Pero ganun pa man, masaya po kami dahil patuloy kayo na nandyan at sinasamahan nyo po kami ni Ayon. Kasi parang may nakita ako kanina sumisilip. Gumagalaw din ah. Ano?
Ay. Ha? Parang may mga ilaw. Aha, siguro. So, ayun po. Maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin. At sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong ina-upload araw-araw. So, muli, maraming salamat and God. Bye-bye, guys.